At eto na nga mga katambay, kompleto na ang players natin para simula ng ating game number 2 ng Best of 3 series ng ating cute boys laban sa Oak Esports. Kaya simulan kagad natin to in 3, 2, 1, Omsim! Omsim! Alright, ito natin game number 2, Cute Boys vs. Oak Esports. Sige natin yung paano makagabawi ang Oak Esports sa ating serye na to. And let's see if Cute Boys will secure the spot para sila na mapasok sa ating semifinals. Yes, ito nga mga kaibigan, second ba na kagad para sa ating Cute Boys. They ban Selena. At ito, para sa kanilang second ban. Let's see. Uy, Ling na naman ang ban nila. Although sila ang first pick dito, but still, binan nga nila ang ating Ling. Samantala, for the side ng ating Oak Esports, mga kaibigan, binan nga nila si Benedetta. And let's see kung sino nga ibaba nila para sa kanilang second ban. At eto nga mga kaibigan. Nako, first pick para sa ating Cute Boys. Yan o. Si Kimi Dora yata ipipick nila. Kimi Dora nga ba? Pakito para sa Cute Boys. Samantala, first and second pick para sa ating Oak Esports. Yan o. Pakito ang kalaki nuwa dito. Mambibigla na naman ang ating boxing ngayong galit dito. First and second pick para sa ating Oak Esports. Yes, Johed and Matilda. A very good tandem mga kaibigan para sa ating middle lane. Samantala, Cute Boys, let's see kung anong magiging sagot nila dito sa pick ng ating Oak Esports. Ito na mga katambay. Uy, Lunox. Bato-bato sa langit. Ako. Ang matama ay huwag magalit. Alright, last ban para sa ating Oak Esports. Let's see who is it going to be para sa ating serye na to. Wait, naku. Claude. Still, they will stick with the Hayabusa core nga dito. Yes, pero eto, Yako, wala na silang Claude dito this time around ang ating Cute Boys. So let's see, sino kayo magiging choice nila for their core? Nako, pero sa kanilang ban, Yako, kailangan lang mag-ban ng offlane. I guess Glue is a good ban para good sa ban. Cute Boys or Alice. Pero eto, Glue na nga ang kanilang binan mga kaibigan. Nako, eto nga, Barats. Samantala, fourth and last pick para sa Cute Boys. Eto na, uy, Kaja. Kaja. Uy, Brody. Brody core para sa Cute Boys. Samantala, last pick para sa ating Oak Esports. Kailangan nila dito ng Magic. I guess Harit is a good choice para sa kanila mga kaibigan. Pero Farsa ang pipiliin nila mga kaibigan. There you go, complete na nga lineup ng ating Cute Boys laban sa ating Oak Esports para sa ating game number 2 ng Best of 3 series. Oak Esports, do or die match para sa kanila mga kaibigan. Simulan kaagad natin to in 3, 2, 1. Let's go!
At eto na! Bakbaka na! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Eto na ating laban, Cute Boys versus OK Sports para sa Best of 3 Series, game number 2. At syempre, para lalo kayo mag-enjoy. Oy! Hyping daw. Pause! Hyping! Pause tayo, pause! 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 At ito na nga. Bakbaka na. Kina nyo. Delay tayo. Kina. At ito na nga mga kaibigan ako. Nagbabakbaka na. 45 seconds para sa ating laban. Let's go. Ito na naman. Ako. Ay, abutaw ko ni Eho. Kasama si Mumukid. Dali. Oh. Pare. Ano si... Ano si Clegg Kill? Wala pa. Wala pa to. Oo. Kinukupal yung... Si Clegg do it daw, sabi ni... Jumpo ladder. Better airstrike. Mamaya, pag level po. Si Clegg do it daw, boy. Balata mo. Injector. Pantakbo. Alright, let's get back into the game mga katams. At syempre, yes. Ito na ang ating laban, Cute Boys vs. OK Sports. Syempre, pakinala ko muna dito ang side ng ating Cute Boys. Siya ako ito, yes. 24 Savage, gagamit nga ng Kaja Telemwayan para sa kanyang Lunox dito. Feezy naman, para sa kanyang Pakito. Kesney, gagamit nga dito ng ating Poponin Kupan, Mama Coco Shit, para sa kanyang Brody. At syempre, para send mo po ng ating OK Sports, nandito po si Kana, para sa kanyang Farsa. Si Taria naman ang gagamit ng ating Johead. HG para sa ating Baras. Mumukid naman para sa ating Hayabusa. Ayun yun, Matilda. Matilda at si Cunejo para sa ating Hayabusa. Grabe, may matinding bakbakan na naganap. Nagpapakilala pa lang tayo. Napakainit naman ng ating Oak Esports. Talagang gustong-gustong makabawi dito sa ating Cute Boys. Ayun na nga, 2-1 ang ating score dito in favor of Oak Esports. Together with the Turtle, nasecure nga nila nito. At ito si Mumuki together with Kana at si Taria. Magkakasama sila dito, tell them why yan. Pero merong Keso de Borean, ready yan. Ito na nga, magic power dito, gagamitin na ba? Pero ito, hindi na muna, tinipin na muna onte para makatakas siya. At yun, ginamit na nga rin ang tropa dito na si Telemwayan para siya ay makaligtas sa sitwasyon na yun. Because earlier, Ejector is active para dito sa target. Pwede mabato pabarik dito ang ating tropa si Telemwayan. Pero ito sa gitna, magic power, soul bloom na naman dito. Ito na, shadow kill dito. Bagsak ang tropa natin with a feather airstrike. Hindi ka makakaligtas. 3-1 agad ang ating score dito in favor pa rin ng Oak Esports. Grabe, Yako. Napakainit ang ating Oak Esports sa simula ng bakbakat. Aga nagpakita sila ng puwersa dito sa ating Cute Boys mga kaibigan. Parang sinabi nila dito na definitely will be seeing a game number 3 mga kaibigan. Pero syempre, Cute Boys dito with their lineup, hindi papayag basta-basta. As you can see, na-pick up nga nila dito ang ating Matilda. Yeah. At ito nga sa ating top lane mga kaibigan, mukhang nagbabalak sila makapick up na naman ng isang miyembro ng ating Cute Boys. Pero andito na ang responde mga kaibigan, 3v3 situation, nagpipintong mangyari. Pero
Magtatakbuhan na muna ang ating Oak Esports. Atraso na nga muna dito at itong ating tropa si Mama Coco. She is just focusing on the farms right now. Ang nakapuesto silang tatlo dito. 24 Savage. Medyo cooldown pa. Tagante pa tayo dito para sa anyang nambat. Pero ito si Cunejo. Nandito na ispata. Pumasok nga dito. Shadow kill. Gagamitin na rin ba dito? Oy! Yes, medyo delikado na kanyang buhay. Bragagag. Pero nabuhay pa rin siya doon. Kasi dalawa lang marka niya ng kuryente sa kanyang balat dito. At nako, 15 seconds na lang. Inantay natin para sa ating susunod na turtle. At nandito na ispata na si HG dito. Sumuntok ang ating tropa si Fizzy. Pero walang magkakamatayan dyan. At antayan tayo sa ating turtle. Yes, medyo maganda this time around ang lineup ng ating Oak Esports makabigan compared mo sa ating game number 1. Pero ayun. Cute boys dito, okay din naman ang lineup nila pero medyo napupuha sila. Kalawit, digulat, pero si Taria bagsak pa rin siya even though may feather airstrike doon. Na-resist nga ng mga tropa dito ng ating cute boys sa sitwasyon na yun. But still, medyo delikado sila ngayon sa ating sitwasyon, sa ating turtle. Pero ito, mumukit na, delikado dito. Gagamitin na nga shadow kill pero distributed. Papatay dito ang ating tropa na patras dito, si Cunejo. Pero sino makakuha ng ating turtle dito? Mukhang masesecure na nga ng Oak Esports. But still, our gold is just a 400 difference nga para sa side ng Oak Esports. Grabe, Yako. Tabladong-tablado tayo rito. Pero eto, Pakito, running low. Mga kaibigan, makakain ba siya? Hindi. No! Yes! Makakain siya, mga kaibigan. And I think this is a Pakito. Stead na, mga kaibigan. Too late to apologize. Naging jabawokis na nangyari sa kanya doon. Medyo tinipid niya pa yung flicker niya para makasabit siya sa bush. Pero di siya makakaligtas sa dila ng ating tropa na si HG. At ito sa gitna, mukhang bakbakan na naman ang mangyayari dito dahil naiispatan na naman ang ating tropa sa 24 Savage. Ang laking tulong talaga ni 24 Savage dito with this lambat. Talagang pag ito nahuli ka, siguradong magbilang ka na dahil patay ka na. Nako, definitely ako para ka nahuling isda dyan mga kaibigan. Papasok ka, depende sa ating lata. Pero ito na naman ng aso. Ejector dito pero delikado nga dito. May marka, patay na siya. At ito ang ating tropa sa 24 Savage, mukhang kakalawit na naman. Pero hindi, they will just secure the top tier third dito para sa ng Oak Esports para magpantay na nga. Pero napabalik ng dalawang kanyang mga kain na naman dito pero nakataas na si Fizzy. At mukhang safe na ulit dito ang ating sitwasyon even though may Cunejo na may shadow kill ready na rin doon. Nako, Yako, pantayan-pantayan na naman ang ating bakbakan just like game number 1 mga kaibigan. Pero cute boys dito, I'm pretty sure hindi na nila gugusting makakita pa ng game number 3 dahil mapupunta nga sa ating Oak Esports ang momentum ng ating bakbakan. That's why kitang-kita naman natin mga kaibigan, cute boys dito. Talagang doble ingat din sila sa pag-ikot nga sa ating mapa mga kaibigan. Samantala, nako, mukhang mag-all mid na ang bakbakan dito mga kaibigan. Dahil limang miyembro ng ating cute boys nagbabalak bumasag dito sa ating middle lane. Tingnan natin kung magkakamali ba ng dungaw dito ang ating kumukid. Natakas! Nakuya ko, natatakasan pala ng Matilda Airlines. Oo. Ang ano rito? Ang lambat, mga kaibigan. Siguro pag sumobra na yung range, no? Nakaka-cancel siguro. Pero Feather Airstrike, ginamit na rin dito na ating tropa na si Kana. Tingnan natin kung may maispatan sila. And I think they will try to take down this middle turret and Cunejo is there. Magnanakaw ba ng blue buff pero natin up nga. Pero ang ating turtle dito up na at pwede nang kunin ang ating tropa dito. Pero ito nagkakabanatan nga sa kita si Kupa. Delikado ang kanyang posisyon dyan. Concussive Blast, up na rin dito. And they will just let Oak Esports take that turtle kasi di na nila kailangan yan. And medyo delikado ang sitwasyon na yan. Grabe yung Oak Esports, Yaku. Kukuha lang sila ng turtle dito pero full commitment. A 5-man. Talaga ang kailangan pang kumuha. Pero eto nga mga kaibigan, magkakabigayan dito. Pumasok nga ang ating Hayabusa with a shadow kill. Baksak agad ang ating Popol and Kupa. Batay. Grabe si man ang commitment ng ating Oak Esports, Yaku. 5-man rotation para sa turtle plus baasag pa nga ng tier 1 tower sa ating top lane. Naku, make that 2/3 down for the side of cute boys. At syempre, ganti naman ang cute boys sa other side. Badalin, madelikado nga dito, bagsak rin si Kana, nabigyan siya. Pero ito delikado si Telemwayan, nag-flicker pero mali ang pagka-flicker niya doon. Naku, nabigyan siya doon. At nauntog nga siya pagka-flicker niya. Naku. At ito, Yako, napakabilis talaga na responde ng ating Oak Esports. Mga kaibigan, si Kaja, nais pa na mag-isa. Pero makakaligtas ba siya? No! He won with that Soul Bloom damage na napakasakit. At isa lang siya doon. Hindi na-distribute yung damage. Talagang tagi na siya doon. 2,000 kalamangan ng Oak Esports sa ngayon. Nako, pakalat-kalat kasi siya. Yako, mag-isa lang siya doon. Kahit na sabihin natin cooldown nga yung lambat niya rito. Kung wala siyang follow-up damage, wala rin magagawa yun mga kaibigan. At eto na,
mukhang pagpupush na ang ating OK Sports dito sa middle lane. Mga kabab, pumasok nga si Paquito rito kasama ang Popol and Kupa, pero pababalikin sila na ang ating Baras. Pedro Rare Strike has been casted, mga kaibigan, pero walang makalapit from the side ng ating Cute Boys. Grabe naman ang ating OK Sports dito. Yako, parang all mid na. Gusto na yata tapusin ang ating laban. Pero hindi na muna daw, hindi susuko dito ang Cute Boys natin. Siyempre, dumedepensa pa sila. At siyempre, nako, 3,000 na ang kalamangan ng OK Sports sa ngayon. Let's see how will Cute Boys right now will answer this aggression being shown by OK Sports as of this moment and 20 seconds away for our first Lord. And let's see what's going to be the position here para sa ating dalawang kupunan dahil dito, Shadow! Pinabi na nga dito, Feather Airstrike combo, nabugbog nga dito si Talia, nabigyan siya ng maaga, Shadow kill, ginabi na dito, Fizzy Delicado, nag-flicker out siya, Shuriken is not enough to take down someone from the side of Cute Boys, at nag-trasa na nga dito ang ating tropa ng OK Sports. Grabe, napakabilis ng burst damage doon, mga kaibigan, at napakabilis din ng kamay dito ni 24 Savage talaga naman pagka-blink in niya, ulti agad, nahila nga ang ating Joehead, and just like that na, pick up siya ron, grabe ang burst potential ng ating Cute Boys. Samantala, eto na, nakalabas na ang ating unang Lord dito nga sa ating game number 2, mga kaibigan, at mukhang nakaporma na kagad ang ating OK Sports. Same thing sa ating Cute Boys, mga kaibigan, mukhang magkakaroon na matinding bigayan dito nga sa ating Lord Pit. Samantala, ang ating Popaling Kupa, hindi siya dumudungaw dito. Eto na, dumungaw na Yaku sa kabilang bush, making sure na wala kang tao doon, at naispatan nga niya ang Joehead dito sa bush sa harapan ni Lord. At eto, antay na naman naman hindi, pero masyado pang malayo si Cunejo, and they won't start that Lord unless someone will be picked up nga dito sa ating sitwasyon. And almost 10 minutes into the game right now, antayan at tansyahan na naman ang ating masasaksihan. Pero ang ganda ng pwesto dito ng ating tropa si Mama Kokoshit, making sure that he is safe on his position on the backline para hindi nga siya maunahan dito ni Cunejo na pagkatapos gamitin yung shadow kill. Pero ito, umiikot na ating mga tropa na ispatan. Double force dito, gagamit ni Kenzo Dibola para makatakas siya. Pero si Kaja Delicado nga mabibigyan yan with the burst. Kinain pa siya, lahat ng ulti ginamit sa kanya. Bagsak na nga rin dito si 24 Savage. Pero wala ng mga ulti, mga tropa papasukin na nga lang dito. Bagsak si Momo Kid, Delicado rin dito si HG. Naku, mabibigyan din ba siya? Eto na, gagamit na naman ng SS dito. Pero hindi, si Talia Delicado rin nanakap nga dito ating tropa. Pero bagsak si Kaja. Grabe, naghahabol na sila dito. Eto na si Talia. Grabe naman yung binabakita dito. Disiplina talaga ng Cute Boys. Apat bagsak sa OK Esports. Nako, Yako, mukhang matigil na yata yan. Yako, dalabutan yata si Hayabusa, pero makakapag shadow out siya, mga kaibigan. Basag na nga rito, tier 2 turret ang ating Cute Boys. Mukhang dediretso nila ni Yako. Mukhang disiplina. Lord ang kukunin nila dito, mga kaibigan, making sure slowly but surely ang kanilang pagkapanalo, mga kaibigan. Medyo tumalong na naman ang kapirasong konti ang ating OK Esports, mga kaibigan. 10-8 nga po ang ating scoreline at this time around lamang na Cute Boys sa ating kapirahan. 1K gold lead going in their favor, mga kaibigan. Ating nakakalawit na naman nalambat dito, Delicado nga si Taria, burst down si Taria dito, Feather Air Strike, ginamit na nga rin dito si PC, ang ganda ng pwesto. Pero nako, grabe yung pinapakita ng Cute Boys talaga. Grabe. Nako, talagang cute na cute, mga kaibigan. At eto na, magmamarcha na ating Lord, mga kaibigan. And I guess, sa middle lane dadaan ang ating Lord. Yun. No, bottom lane pala, Yako. Sa bottom lane dadaan ang ating Lord, mga kaibigan. And let's see how well they will use this level 1 Lord, mga kaibigan, up against nga dito sa ating OK Esports dahil may mga tier 2 turrets pa yan. Pero sa mid pala, Yako, wala ng tier 2 turret. That's why doon nga dadaan ang ating Lord, mga kaibigan. Let's see kung kaya na nga ba tapusin ng Cute Boys ang ating bakbakan dahil nako, OK Esports dito, medyo masakit din, medyo makatirin sila. Kayang-kaya nilang dumipensa dito sa ating level 1 Lord. Ayun na nga, Yako, tignan natin ngayon ang mangyayari dito. Siyempre, yan natin ngayon kung paano didepensa ang ating OK Sports. But I think they will just take down that Lord easily together with that Feather Airstrike at ang Shadow Kill at Shuriken dito. Pero ito, binabasag nga ang ating middle turret. Pero tingnan natin kung may ano ha, kung may flicker dito ang ating tropa na si Joehead. Pero hindi ba babasag ang middle lane? They will just try now the bottom lane. Pero nakadepensa na maayos ang OK Sports dito. Yes, nakakuha lang sila ng dalawang tier 2 turret doon, Yako, using that Lord. But that, I guess, win-win situation na yan para sa ating Cute Boys, mga kaibigan. Pero eto, Yako, ha, running low na
ang turret dito sa ating middle lane at mukhang babasagin niya Pedro Airstrike dito na ayun na hoy mga kaibigan, grabe ang pasukan dito ng ating Lunox. Grabe naman yan, naipit pa nga dito ang ating tropa na si HG. Mabibigyan natin siya dito ang combo natin pero nabuhay pa siya, pero not enough to keep him alive. Apat na lang didepensa dito, mumuki dedikado ng kanyang posisyon dito, pero ang ating mga tropa talaga ipapusta nila. Meron pa malaking wagon dito, si Cunejo binipit man dedepensa dito, unstoppable force ginamit na rin, pero may immortality ginamit na rin, pagbagbag para yung mga tropa, pero si Fizzy nakasurvive pa. Better airstrike, wala na, pinipilit na nga tapusin dito ng ating cute boys ang ating larong ito, pero walang minions. Nadidepensa sa kanila pero Fizzy bagay na nabigyan, pero tower lock ng mga tropa. And there you go, cute boys will take game number 2. Grabe naman, grabe hoy, napatalon pa yung mga tropa. Grabe naman yung talagang disiplina na pinapakita nila. Grabe, and they will advance to our semifinals para sa ating bracket B. Grabe! Yes, napakalupit mga kaibigan ng bakbakan na naganap. And congratulations once again para sa ating cute boys. Nako, sila na nga ang abate sa ating semifinal.